Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Meron ba kayong naging experience sa pag-i-issue ng sales invoice o official receipt? Dito po nagsisimula ang execution ng contract. Okay? At maraming na nagkakamali sa pag-execute ng contract, ng resibo at saka ng official receipt. Pag sinabi natin resibo, official receipt yan o sales invoice. Napakadaming tao ang nagkakamali dyan at nalulungkot ako dahil simple mistake can cost you. Nag-issue ka lang ng 1,000 piso, 20,000 piso. Sa resibo mo, ang katumbas niyan ay 4 years imprisonment o 24,000 penalty. Ayan, bail. Paano kinocompute yung bail? Yun yung gusto kong malaman ninyo eh. Sir, kung sakali mang may problema kami sa invoicing, paano kinocompute yung bail? Kasi nakakatakot eh. Ang naging experience ko, isang taxpayer, isang pamilya, grabe. Ang isang pamilya ang inatake ng BIR para ito, inatake sila at nanalo yung BIR, grabe. Nanalo yung BIR at pinag-bail sila. Grabe, ang halaga lang ng resibo ay 3,000 piso. Ang bail, oho, yung piyansa sa Tagalog. Ang ibig sabihin ng piyansa ikukulong ka. Para hindi ka makulong, magbabayad, maglalagak ka ng pera sa korte. So, ang nilagak nilang pera is 2.6 million pesos. Paano gano'n? 3,000 lang yung amount ng resibo ko. Ang bail ko naman ay 2.6 million. Ano ba yun? Ayun. At ang may kasalanan, ayon ho sa desisyong ito ng korte, ng Department of Justice, ay yung presidente at treasurer. Pag-aralan ho natin. Ayan ho yung ating topic. Paano mag-compute ng bail or piyansa due to invoicing problem. So, ang problem ay nag-umpisa sa paggawa ng resibo. So, kung hindi kayo marunong gumawa ng resibo, maaaring itong ikukwento ko sa araw na to ay magiging situation o scenario po ninyo. Kaya kung nakikinig ho kayo at nanunuri, suriin at pakinggang maigi itong pag-aaralan natin. Nagsimula ho ito noong 2018. Ayan. Ito hong 2018. So, ang provision ho kasi dito, ang sabi ng batas, ayon. Ito ho yung ginamit ng gumamit nito, ng DOJ, ayan. Ang DOJ ho yung nag-resolve, ayan ho, we now resolve, sabi ng DOJ. Sabi rito, ito ho yung ginamit na batas, Section 264, Failure and Refusal to Issue, Receipt, or Sales, or Commercial Invoices, Violations Related to the Printing of Such Invoices and Other Violations. Maliwanag ho yun. Sabi dito, any person who, ayun, issue receipts or invoices that do not reflect and or containing all information required to show therein, sabi ganyan, ay makukulong ho, sabi rito, ng 2 taon hanggang 4 taon. Ang pinag-uusapan yung content laman ng resibo. Alam naman ho natin, ang resibo natin fill in the blanks. Kasi ho, ang ginawa ho natin yung tayo ay pa-approve sa BIR, ito ho yung itsura ng resibo namin based ho sa mga rules and regulation ng BIR. Ito yung resibo. So, ipinakita, inaprubahan, ibinigay sa'yo yung approval and then pinaprint mo. So, blanko ho yung amount, address, TIN, etc. Ang daming blanko. Yun ho ang tawag sa mga blankong yun is information.
At yung lahat ng information na yon ay kailangan ho ninyong i-fill up kasi maliwanag ho ang batas. Ha? Do not reflect or contain. Ang bigat ho eh. Ang bigat nung sinasabi. Sabi, i-reflect mo yung, i-re-reflect, contain, ang i-contain nyo yung true information. Required. Eh, lahat po nang nakasulat dyan ay required. Okay. Ngayon, ano attack ng BIR? Ganito po ang bagong modus operandi. Pero, modus operandi na naaayon sa batas. Ginagamit kasi ng mga BIR officials, lalong-lalo na yung mga nasa mabababang posisyon, yung revenue district, revenue, na, mga nasa posisyon ng, pag sinabi ko mababang posisyon, nasa regional offices yan, mga division sa regional offices, o mga district sa regional offices. Yung mga tao doon, hindi ko naman nila lahat, pero maraming-marami sila. Napakadami nila. More than two. More than two. So ngayon, ang nangyari dito, sabi nung presidente, ikaw, sabi nung treasurer, ikaw, sales agent ko. Ayan. Umikot ka sa buong Pilipinas, magbenta ka. So pag naka-receive ka ng payment, mag-issue ka ng sales invoice. Ito yung sales invoice ibinigay, naka-booklet. Trained naman, na kahit naman hindi ka i-trained, mas maganda ganito ha, tusubihin ko sa inyo, ititrain nyo yung mga sales agent nyo paano mag-fill up ng resibo. Paulit-ulit. Tapos, ang gagawin ninyo, padalan nyo siya ng sample ng resibo na fully accomplished para hindi siya magkakamali. Ha? Ito kasi, na-train. Hindi pinadala ng sample na resibo na pwede niya tingnan from time to time para paano gumawa ng tamang resibo. Ang siste, noong 2018, hindi niya na truly accomplish correctly yung 55 na resibo. 55 na resibo. Sino hindi nag-accomplish? Yung sales agent. Sino hindi nag-accomplish? Yung sales agent. Sino pinarusahan? Hindi nag-accomplish yung sales agent na inutusan ng presidente, ang pinarusahan ito, nakawawa naman. So, sabi rito, itong mga tukmol ng mga taga-BIR, itinungo, para itong mga itong mga tarantadong BIR officials nito, para itong yung mga panahon ng hapon na may bayong sa ulo, tuturong ganun. Kahit hindi kasalanan ng presidente, hindi kasalanan ng treasurer, yun ay tuturo. So, gumamit ngayon sila ng rule. Ito yung ginamit nila. General provision. Ang presidente daw at ang treasurer yung dapat kasuhan. At dapat daw yung presidente makulong ng 2 years. Ayan. At saka yung treasurer. At yung treasurer dapat makulong din ng 4 years at yung presidente ng 4 years. Ayan ho yung nangyayari. Ayoko mangyari to sa inyo, sir. Okay? So, ano ang... naiinis ako eh. So, ano nangyari? Ayan, nagdesisyon. Ayan. Ito ho yung hindi inilagay ng sales agent. Pag-aralan natin. Sabi dito, ayan, ito po yung rule. Pwede nyong i-download ho yan. Sabi, all but registered taxpayer who are required, etc., etc., to issue official receipts should separately bill the VAT corresponding thereto. The amount of tax shall be shown separate item in the VAT invoice. Yun daw. Yung sales agent, hindi niya nagawa yun. Nagawa siya ng resibo, hindi niya in-identify yung VAT. Tingnan nyo na yung resibo nyo ng 2018, 19, 20. Okay? Dahil yun ang titingnan ng BIR. So, ano nangyari? Ano penalty? Pag hindi mo na isulat yung VAT amount sa face sa iyong resibo. Ayan. Ito yung penalty. Again, sabi rito, 2 years imprisonment
and 4 years. Hindi yung sales agent yung ikukulong. Sabi, yung presidente at yung treasurer o yung mga taong na-mention dito. So, kung nandiyan ho kayo, mag-ingat kayo kasi kayo yung ikukulong. Okay. Ilan yung, yan. So, sabi rito, sabi lang, eto ho yung nangyari, nakakalungkot. Sabi dito, ayan, all the subject 55 invoices evidently failed to separately bill the VAT corresponding thereto, and the amount of VAT was not indicated in a separate item and each and every VAT invoice issue. Hence, all information to the be indicated cell were not reflected therein, thus Section 264 and na-violate daw. Okay, so na-violate. Ano ngayon ang penalty? Ayun. Recommended. Wherefore, recommended ng 55 counts. Oh, imaginein mo, 55 counts. So, 55 na kaso. So, bawat isang resibo, isang kaso. E 55 receipts yun, e di 55 na kaso. Grabe, ang dami. So ngayon, ano nangyari? Magkano 55? So ang mangyayari ngayon, ang bail daw, ayan, ano bail? Is 24,000 for each information. Tandaan yan. 24,000 for each information. E ilang information yun? Ayun o, 55. Ayan o, 55. So, 55. So, 24,000 pesos times 55 counts. Diba? Times 2 persons. Bakit 2 person? Ayan yung president and yung treasurer. Yun yung kinasuhan eh. Kaya, yung inisyong resibo na ang halaga lang ay 3,000 per invoice, ayan, 3,000 per invoice. So, pagkukumputin mo yan, mga 2.6 million yung bail. Imaginin mo kasalanan ng sales agent, ang ilalabas ng pera ng meme-ari ay 2.6 million. Kaya kayo kung kayo ay nag-a-apply ng cashier o tagapindot ng POS, dapat sa totoo lang ang mas maganda na i-automate na eh para hindi nagkakamali, sir. Para hindi nagkakamali. Kasi pong handwriting niya, nako po, magkakamali. Kaya ini-invite ko kayo, gagawa ako ng POS system na pang-taxation. Crowdsourcing tayo. Okay? Suportahan ninyo ako para may pambayad ako doon sa computer programmer. Yung pong magagawa nating POS na ang gagamitin ho natin cellphone lang. Tulungan ninyo ako. Siyempre, kung magbabayad ho tayo sa internet, tulungan nyo rin ako doon. Ito lang po ay pang-development. Pang-development. Pag nagawa ko ho ito, kayo ho yung mga pioneer na gustong magkaroon ng first POS system na pang-taxation ng Pilipinas through cellphone, Google Play at saka iOS. Dalawa ho yun. So, dalawa ho yung problem natin doon. Kontakin nyo lang ho ako. Nakikita nyo naman dyan sa taas. Ito, itaas. Number ko yan. Tsaka website ko, Facebook at saka YouTube account. Magtulong-tulong tayo. Magkaroon tayo ng crowdsourcing para ho sa pag- create ng POS pang taxpayer para hindi na ho tayo magkaroon na ganitong klase ng problema ang sinasabi ko sa inyo. So, sinasabi ko, paano kinumpute yung bail? Yun yung sinasabi ko eh. Ito po ang gagamitin ninyo. Ayan. Pwede nyo itong i-download. 2018 Bail Bond Guide. Ayun. So, Kung gusto po ninyong mapababa yung bail ninyo, ito po yung mga instances na pwede ninyong gamitin para mapababa yung bail.
Okay, napababa ho namin yung bail from 2.6 million to 800,000. Maliit, malaki pa rin ho yun. Napababa namin, na-reduce namin. Pero, masakit sa bulsa. Kung wala kang 800,000, ikukulong ka. Kung mahirap ka lang at nangyari itong situation sa iyo, wala kang 800,000, ikukulong ka. Saan kamay ng Diyos ka kukuha nun? So, kung may mali ho kayo, yung resibo nyo ng 2018, 2019, 2020, 2021, kontakin nyo ako. Magtulong-tulong tayo, iko-correct ko ho yan. Nang wala kayong babayaran sa akin, magtulong-tulong tayo, crowdsourcing, tulungan ninyo ako na gumawa tayo ng POS para kahit dala-dala ito ng sales agent ninyo, tama yung i-issue resibo. Okay? So, paano kinukompute? Simple lang, simple lang. Andi dito po siya. Ayan, oh. Ito po, ito po yung sinasabi ko sa inyong napababa ko yung kasama si Roger. Yan, oh. Napababa ho natin yung bail from 24,000. Ayun. Ito po yung 24,000. Nagawa ho natin 6,000. Pero for each case. Ayun, oh. Each case. E 55 case ho yan. 55,000 na isulat ko. 55 cases. Diba? O counts. Yun yung sinabi dyan eh. O this, 55 counts times 6,000 pesos times 2 persons. O yun yung yung babayaran. Diba? Sayang ho yung pera. Okay? So, let us help each other. Yun yung sinasabi ko. Let us create a POS for micro, medium, and small enterprise. Habang nabubuhay ho ako, tutulungan ko ang taxpayer ng Pilipinas para makaiwas disgrasya, surcharges, interest, penalty, at corruption, harassment sa BIR. Tumulong po kayo. Okay, hindi ko ho kaya ang financial burden. Kaya ko ho ang matulungan kayo sa mga ganitong pamamaraan, pagle-lecture, pero ang financial burden sa paggawa ho ng program, inaamin ko, hindi ko kaya. Kontakin nyo po ako at kontakin nyo yung mga suppliers ninyo, mga creditors ninyo, mga investors ninyo, mga customer ninyo na nagnenegosyo. Pagtulungan natin na makagawa tayo ng program. Meron na ako eh, resibo.ph, aayusin lang natin may mali dahil yung train law, nag-insert ng mga bagong provision. So, kailangan natin baguhin. Wala ho akong pondo right now. Inaamin ko yan. Kailangan ko ang tulong ninyo at pinapangako ko, makakagamit kayo ng tamang program pang i-issue ng resibo para hindi ho mangyari itong nangyari sa isang mabuting taxpayer, nagbabayad ng tamang buwis, ang problema, gustong lokohin, tarantaduhin ng mga BIR officials na nagpe-pretend na honest daw sila. With that mga ka-taxpayer kong mahal, sana'y nakatagdag ako ng kaalaman sa inyo at natulungan ko ang mga nangangailangan. Peace and happiness be with you for life. See you later. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer, para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre, hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi,
yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consult ho sa atin. At nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay? Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na e-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.